Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga anggol. Bunalikol! Oras natin mga kabisyo, ganap ng 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Nako, uwian na sa mga kabisyo po nating pauwi na. Ingat-ingat po sa pag-uwi at syempre lagi pong sabi ko paalala. Mag-message po kayo sa mga taong naghihintay sa inyo. Para nang sa gayon eh, hindi kayo ilock sa gate. No. Ay nako, siyempre, batiin lang pala natin mga kabisyo. Advance happy birthday. Ayan. Sa misis ni paring Paul Ramos, advance happy birthday kay misis Maridel Balea. Ayan. Sa March 8 pa naman pero ina-advance na natin. Again, advance happy birthday to Maridel Balea. Ayan, syempre mula kay paring Paul. O, diba? Happy birthday. Ang tanong dyan, paring Paul, ready na ba yung regalo mo? Ayan, happy birthday. At sa lahat po ng mga nagsiselebrate na kami ng birthday para sa araw na ito, happy birthday po sa inyo. O, ito na. Hindi na natin patatagalin to, Tang! Pag-usapan na natin to! Tila nahulaan daw ng psychic na si Rudy Baldwin ang pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose ilang araw bago iulat tungkol sa nangyari dito. Oh no! Kasi binalikan po ng mga netizen ng ang Facebook post ni Rudy noong February 26 kung saan makikita daw sa kanyang prediction tungkol sa isang artista na masasawi umano sa isang trahedya o aksident. Ito ayon sa post sa Showbiz Vision niya, isang kilalang veteranang artista na hanggang ngayon ay makikita pa din sa telebisyon, babae, ang saad pa ni Rudy. Ito, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logical na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin yan para mahimasmasan. Logical mo na yan! Logical na yan! Alright, mga kabisyo, logical na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Basic yan dito sa Pinas. Apakarami po ang naniniwala sa mga hula-hula. Pero ang tanong, tabi-tabi po sa lahat po ng mga nanghuhula, ang sasabihin ko lamang po dito ay pawang katotohanan. Oh no! Ang tanong po, saan ba nang gagaling ang kapangyarihan ng mga manghuhula? Well, gusto ko pong magiging base natin dito, mga kabisyo, is ang Biblia. Well, according sa Biblia, sa Bible, in Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, Tagalog po gamitin natin ha, ang sinasabi po, wala ni isa man sa inyo ang magsusunog ng kanyang anak bilang handog. At huwag din kayong manghuhula. Oh no! Mangkukulam! Oh no! Mga away! Oh no! Gumawa ng mga ginagawa ng mga espiritista! Oh no! At makikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Kinasusuklaman ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. So ngayon mapapaisip ka, so kung kinasusuklaman ni Lord ang gumagawa niyan, hindi galing kay Lord ang power. Saan galing ang kanilang power, Tang? Kailangan pa bang i-memorize yan? Bese kundi sa yawa! No.
Posible nga, kasi hindi galing kay Lord eh. So posible, galing po sa Diablo, galing sa Devil. So ngayon mga kabisyo, ikaw na nakarinig. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, alam mo na ang gagawin. Hindi ko na kinakailangan i-explain. Alright mga kabisyo, ang bilis ng oras. Kami po yung magpapaalam na. Ang tabayanan, susunod. Pagkagat ng dilim! Totoy na love. Totoy ba to? Coming up next. Maraming salamat muli sa mga kabisyo. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do, do it all to the glory of God. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic.